Oh my god. Ah! Pagbabago sa ating pag-van life. Kasi dati sagana na tayo sa kuryente, sa supply ng kuryente o baong kuryente sa mga previous na modelo ng ating Blue Witty Power Station. Diyan na kayo, i-unbox natin dahil never pa ako nakakita sa personal ng ganitong klaseng modelo ng Blue Witty. As in, kailangan kong i-set up muna ang aking butuan. Dahil may mga binili tayo ng mga Korean food dyan na mamaya lulutuin natin pagkatapos natin mag-unboxing. Napakaganda naman ang lugar. Titignan nyo. Isa siyang napakalawak na lupain na tabing ilog na hindi talaga naman to pinupuntahan ng karamihan. Kasi hindi talaga siya camping site. Hindi rin siya ilog na pwedeng liguan ng kahit sino man. Hindi rin siya dayuhin. Isa lang talaga siyang napakalawak na lupain at kailugan na pwedeng namang tambayan ng mga taong ganito yung trip gawin. Napaka-perfect nun kasi malayo sa tao, malayo sa kalsada, sa mga nagka-camping, much appreciated ang mga ganitong klaseng lugar. Oh my god! Ah! Yung dati kong Blue Witty, like siguro mga 3 years ago na, yun yung wala na siya ngayon sa market. Kumbaga parang na-phase out na siya. Tapos yung pinakahuli natin ginagamit ngayon is yung EB70. Yung portable na dinadala ko kahit saan, sinasakay ko ng aeroplano, dinala ko sa Palawan. Yun yung EB70 na pinaka-perfect para sa isang nagka-camping or sabihin natin nagva-van life na araw-araw na sa biyahe. Kasi ang kagandahan doon, portable, tapos continuous charging siya sa loob ng sasakyan. Kasi pwede siyang i-charge ng cable from cigarette port going to the power station. Habang nagda-drive ka, pwede na siya mag-charge. Tapos pagdating ng gabi at magka-camping ka, full charge yung power station. Ito naman, itong dumating na to, ito yung isa sa mga pinakamalaking power station ng Blue Witty. May malalaki pa dito, pero para namang saan natin ikakarga kung ganun kalaki yung magagamitin natin. So depende sa klase ng camper van o sa klase ng pagka-camping ang inyong needs ba pagdating sa power station. Blue Witty, since day one ng aking pagka-camping, since day one ng aking pagva-van life, ito talaga ang gamit kong brand. Never pa akong nag-try o nakagamit ng ibang brand ng power station. Pero mula sa simula hanggang ngayon, all goods na ako sa Blue Witty. Kahit hindi na ako mag-try ng iba. Kasi solved na ako dito. Lalo na to. Ito yung model na AC200 Max.
parang sa 2000 watts yata ito. Pero bago ang lahat, i-unbox muna natin dahil ngayon lang ako makakita ng ganito kalaking modelo ng Blue Yeti Power Station. Let's go. Nahihiwagaan ako kung bakit ganito kabigat 'to eh. Pero titingnan natin kung may magbabago ba sa kanyang bigat kapag ito na ay nakalabas na sa kanyang box. Keep this box. Return cannot be accepted without this box. Hindi ko siya pwedeng buhatin. Okay, manual. Ito yung kanyang charger. Meron pa dito. Ano itong mga ito? Okay. Power cable. Solar. At saka ito, yung cable na pang car charging. At ito ay hindi ko pa alam. Wow! Look. Oh my god. Kumpara sa may box, mas mabigat nga nung may box. Ngayon hindi na siya 40 kilos. Pero ito yung itsura niya. Ang tindi, bro. Since na pangatlong Blue Yeti na natin to, eh medyo hindi na ako naninibago sa mga features nila. Okay. So subukan natin i-on ito at simulan natin ang pagluluto. Long press. Oh! Isang pindot lang. Feeling ko touchscreen to. Touchscreen! Mostly sa ganito is makikita nyo lang din naman yung monitoring ng charging, yung boltahe na pumapasok sa loob ng ating power station. At kapag tayo ay nagcha-charge is yung boltahe na lumalabas from the Blue Yeti going to our devices. Tatlong klaseng Blue Yeti na dumaan sa atin na ginagamit natin hanggang ngayon, lahat yun working. Tuturuan ko muna kayo kung paano gamitin, paano i-charge. So uunahin muna natin yung input. Dito tayo nagkakabit ng mga cables para ma-charge natin itong power station natin. And then mamaya ipapakita ko na sa inyo yung output kung saan nagkakabit tayo, mga rechargeable gadgets natin dyan, eh dito yung sa harapan. Pero unahin ko muna, dito ay meron ditong input na kung saan ito yung pang battery extension. Ito kasing AC 200 max na to, is meron pa tong extension na battery na pwedeng ipatong dito sa taas. Wala naman tayo nun, so feeling ko sa ngayon hindi naman natin kailangan yun kasi sobrang power na talaga yung meron yun. Feeling ko naman hindi naman maikukonsumo. Kumbaga ito pa lang AC 200 max sobrang labis na to sa kailangan nating kuryente. Ang pabor talaga dito sa akin is yung hindi ko na kailangan mag-charge palagi every time na alis ako kasi yung power na naka-store dito sa power station na to is pang matagalan talaga. Magbibigay-bigay ako ng update dito kung ano yung performance niya at kung gaano siya kabilis or gaano siya katagal maubos na talagang ginagamit ko talaga siya sa pag-charge ng mga gadgets ko at sa pagluluto, especially gumagamit tayo ng rice cooker at sa gabi babad yung ating electric fan. Tapos kapag nag-edit ako, laptop. Yun na naman mostly ang mga ginagamit ko talaga sa power station. Susubukan na agad natin yan. Magluluto agad tayo ng kanin. Gamit itong rice cooker na to. Tingnan natin kung ilang voltahe ang lumalabas habang siya ay nagluluto. Mamonitor natin yan doon sa touchscreen display. So, i-on ko muna siya. Ayun! Lumabas! Pumapalo ng 630 plus, you know, 634, 633 watts. Yan ang konsumo ng kuryente nilalabas ng ating power station papunta dito sa rice cooker na to. So tuturuan ko muna kayo kung paano mag-charge dito. Itong dalawang port nito sa taas is hindi natin ito magagamit dahil wala naman tayong battery extension. Itong blue na to dito, ito yung pinaka main na input kung saan ito talaga pumapasok yung kuryente pang charge dito sa power station. Ang kaibahan ngayon, nilalock. Mahihigpitan natin ngayon. Pang hardcore na. Maraming options na pwedeng idugtong ng mga cables. For example, ito yung ginagamit na pang charge sa loob ng sasakyan
Lahat naman yata ng sasakyan ngayon eh may port na para sa ganito. Is idudugtong niya lang naman to. Sa ganyan. And mas mahaba siya ngayon. Abot to sa harapan. Kasi dati medyo bitin. But since na maliit lang naman yung mga EB70 model ko, is nasa tabi ko lang naman siya ng upuan. Pero ito kasi, napakalaki. May kabigatan talaga siya. Is dapat nasa likuran ko lang talaga siya. Abot yung wire. Mahaba. Pang sasakyan, is ito yung ginagamit naman for the solar panel. So, ito yung itsura nun. Dito sa likuran niyan, eh, merong bag kung saan. Eh, dito nakaabang lahat-lahat ng mga cables kung saan. Eh, ito ay irerekta natin na idugtong doon sa mga nakaabang na cables ng ating AC200 Max. So, ganito kalapad yung isang Blue Yeti portable solar panel na fold siya into 4. Dito sa likuran niyan, is meron niyang kable. Eh, ito yung ikakabit natin doon sa ating charger port. Pag maganda yung araw, mainit, sobrang liwanag, mas malakas yung naka-harvest niya na solar energy. Isasnap niya lang din to sa wiring ng portable Blue Yeti solar panel natin and then magsa-start na yan mag-charge. Much better na kahit hindi nyo man magamit palagi, is meron talaga kayong nakaabang na Blue Yeti portable solar panel sa inyong mga camper van. I-charge ko na rin dito yung aking mga lamps, kahit isa lang, para meron tayong ilaw mamayang gabi. Kumukuha lang siya ng 2 watts. Alam mo yung ganda ng lugar? Magluto tayo? Pwede. Ah, paluto na yung kanin natin. Hindi mahirap intindihin ang features ng Blue Yeti. So ito yung pinaka main charger niya. Akala nyo lang komplikado pero pag tinignan nyo na, eh alam nyo naman yung isasaksak nyo dyan. Kumbaga, sanay na tayo sa iba't ibang klaseng ports, di ba? Kahit hindi ko basahin yung manual, eh, maiintindihan ko nito. Kahit kayo, kahit first time nyo magkakaroon ng ganito, maiintindihan nyo agad. Yan ang kagandahan sa features ng Blue Yeti. Kaya nalala natin to, tumigil na siya sa 56% from 64%. Ngayon, 56% na lang siya. Nakapagluto tayo ng kanin. Pero parang dinasign talaga siya na merong rosecast na panghigpit para hindi mo natanggalin. Kasi anytime kasi pwede mong gamitin yung mga solar panel, yung mga pang car charging. Okay, dito naman tayo ngayon sa pinaka main interface nitong Blue Yeti AC200 Max. Napakadaming ports pero huwag kayong mag-alala. May mga rubber lang yan ng mga takip pero napaka basic lang yan. Unang-una, titingnan natin ito kung ano meron dito. Hindi pangkaraniwang outlet. Ah, ito, may nakalagay. Recreational vehicle use only. So hindi natin yan dito magagamit sa Pilipinas. Special yung kanyang pang-plug eh. Kaya ito magpaandar ng isang recreational van. Wala masyado dito sa Pilipinas. Mga talagang mga mayayaman nang talaga ang merong kakayahan para bumili ng isang recreational van. Pero kung meron mang recreational van dito sa Pilipinas sa mga mahiling mag-camping, eh mangilan-gilan lang. So probably itong port na to ang hindi natin masyado magagamit. In fairness naman, may mga rubbers sila. Hindi maging pro na pasukin ng kung ano at ngat-ngatin yung loob tapos masira. Dito merong 4 na saksakan din para sa ating mga normal na sinacharge like laptops, batteries ng drones at kung ano pa, fans, rice cooker, pwede rin dyan. Pwedeng gamitin sabay-sabay. Di naman ilalagay ng ganyan kung hindi naman niya kaya eh. Dito naman is merong USB-A na 5 volts na DC. Oh! 4! Isa dyan for sure, fast charging. And then dito, sa USB-C, Type-C to Type-C. Nice. Tapos yung isa dito, ito yung 12 volts para sa 10A. Ito naman, ibang klaseng outlet lang din to, ng parang input ng charging na to. Is hindi naman natin masyadong magagamit to. Depende siguro kung yung camper van natin is mag-setup talaga tayo ng full system na wirings na proper. Mahirap din kasi mag-gawa-gawa tayo ng mga wiring dito sa loob ng camper van natin at hindi tayo talaga magaling sa electrical, is yun yung magiging sanhi ng karamihan na nangyari sa imong bansa na yung mga camper vans is nasusunog dahil sa wiring. So ayaw naman natin mangyari sa camper van natin yun. So
Kaya anong natin siya dyan? Huwag na natin siya papakilaman. And then ito, 12 volts na DC, 10A. Ito yung meron sa loob ng sasakyan ninyo. Double purpose to. Pwede natin lagyan ulit ng ganito. And then nadagdagan na yung apat natin na USB port dyan. So na magiging 6 na. So most likely, yan lang din na magiging purpose niyan. Tapos dito sa taas, eh kung dati, yung EB70 natin is isa lang yung pwedeng i-charge ng wireless charging para sa mga cellphones. Ito, dalawa na. Lakas nito. When the sun's going down, no stars in the sky, I'ma head down the road, across county line, just a doing our time, where the neon stars shine. Bago ang lahat, bago matapos yung vlog natin, gustong-gusto ko magpasalamat sa Blue Yeti Southeast Asia sa pag-provide ng ating powerful na gagamitin na AC200 Max. At kayo dyan, yung mga interesado sa Blue Yeti, dahil ngayong March 3 ay magkakaroon ng sale sa Lazada. So lahat ng mga klase ng variants ng Blue Yeti ay discounted. So check nyo lahat ng information ay nakalagay dyan sa description. Magkita tayo sa susunod lang. Check nyo yung description ha. Dyan lahat yan.